Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God, may the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord. Sabun na ko ang ako ang pagpasalamat kaninyong tanan sa inyong padayon ng pagsuporta sa ato ang gobyerno maayong utos sa inyong marami. Ang napakagaling, napakaganda, may puso para sa mga magsasaka, Senator Amy Romualdez Marcos. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much. Talaga naman, may singing pa. Nagulat kayo nung kakanta si Vice President. Ako ah. So sa akong tanan, madayaw na adlaw kalatong tanan, hinaot nga himsog kitang tanan, at talagang malipay na mo na makabalik din sa ating kaigsuunan, sa Davao. Alam naman niyo yung Bisaya ko, waray-waray, halo-halo, kaya pagtsagaan na lamang. But I'm absolutely delighted to be here. It's a thrilling occasion, truly. At tuwang-tuwa ako dahil ang Vice Presidente natin, kasama natin, at mula sa aking kapatid, sa aking ading na President Bongbong Marcos at ang Unity with Vice President Sara Duterte. Maraming maraming salamat. Yung iba dito, ilang dekada na nag-intay sa kanilang titulo. Alam ko naman. At talaga naman yung tangkilik, suporta, pagmamahal ninyo para sa Unity ay talagang nagpapakita. 36 years na nag-intay ang marami. Ngunit sa bandang huli, Marcos pa rin. Mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin. Alam ko na dito sa Davao Region, walang pinagkaiba dahil Marcos Duterte. Naway manatiling matibay ang samahan at pagkakaisa niyan, wala nang kalaban. Sorry na lang. So, thank you so much. Tuwan-tuwa nga ako. Alam ko si Vice Presidente dapat magyayaya yan ngayong linggo. Pero narito kasama natin, I'm thrilled. At higit sa lahat, happy-happy ako dahil nung kumanta siya, wala naman sinabi sa dugtong, sa huli, how old are you? Kaya mabuti naman. Salamat. At sa aking kasamahan sa Senado, ang dati kong kasama, kasi ako nakikiangka sa kanya, kanina naman siya na yung nakiangka sa akin. Ganyan lang talaga ang ating samahan, Senator Bongbong. Palakpakan mo ninyo, talagang katutubong na Davao yan. At syempre, ang aking kasama sa SK dati, Secretary Conrad Estrella Samahan Katigulangan. Kami yun. Human SK. Human ka. At nandito rin si Yusek Milagros Isabel Cristobal, Yusek Kaisel Celeste, wala na talaga. Mga bagets na lang to. Si Art yung classmate ko. Undersecretary Amihilda Sangkopan, na mukhang nangangailangan ng Nutriban. Mabaya, maghahatag-hatag kami natin ng ganyan. And of course, Yusek Jeffrey Palmares. Sa awa ng Diyos, sa buong Iloilo, sa Pasilang kami nananalo. So, maraming salamat ang ating Regional Directors Aurelia of DAR Region 11, Director Lilibeth Lee, Director Villarreal, Baunto, Corpus, Grabulan, Villapando, Rosales. Binabanggit ko lahat yan kasi alam ko, marami sa inyo natatakot na pinapa-abolish ko na yung DAR. Hindi naman.
walang ganyanan. Of course, ang ating Davao del Sur Lone District Representative Congressman John Tracy Caga. Parang ramdam ko, rally to. Bakit ganun? Nanalo na tayo. And Board Member Art Benji Bulaong of Davao Oriental and Mayor Tata Sala of Santa Cruz, Davao del Sur. Higit sa lahat, gustong-gusto ko itong sistemang color-coded, ano? Davao del Norte, Team Red. Kulang-kula kayo, ah. Wala lang mag-Christmas, ha? Para ayos lang. Maaga pa mag-Christmas. Davao City, Team Gray. Asan kayo? And asan si Ronald Bato? Kulay Bato. Ayan. De hahabol yun. Davao de Oro, ang orange. Talaga naman. Tumataginting kasama ni Rochelle. Ang mga Sara All, Davao Occidental, green. Katulad ko. Davao del Sur, yung mga naka-blue. Nako. And Davao Oriental, asa na kayo? Why? Ang dami yata ninyo, puting-puti. No color, say mo. Very good. No politics, tigilan nga naman. At tunay nga, tuwan-tuwa akong makapiling kayo. Ang tanong ng mga tao, bakit ka magbe-birthday sa Davao? Ang labo, ang layo-layo sa Ilocos. Dulo-dulo, bakit sa Davao? Tinatanong din sa akin, hindi ba dapat yung pamilya mo, ang kasama mo? Eh sabi ko, matagal ko ng kasama. Sa Ilocos, napunta na ako dun. Eh, iniisip ko, ang sabi, ang gagawin mo daw sa birthday mo, yung pinakagusto mo. Wala kang pakialam sa iba't ibang tao, wala kang iniisip na iba. Ang tanging gusto mo lang, ang gagawin mo pagkat araw mo yon, birthday mo. At ito, ang tanging gusto kong gawin. This is what makes me happy, most happy, happiest on this birthday. Because after all, we celebrate not merely my birthday, but more importantly, the 50th anniversary of PD-27. Noong October 21, nag 50 years na ang land reform program ng tatang ko, ni Presidente Ferdinand Marcos. Kung ano-ano na ang nangyari sa ating land reform at ang ating dog. Eto nga, naging CARP, naging E-CARP, extended na muli. Hindi matapos-tapos, laging nauudlo. E pangarap namin yan, at kung makikita ninyo, yung mahiwagang Presidential Decree 27 ay yung kaisa-isang batas na sinulat ng tatay ko sa kanyang kamay. It is all handwritten because it came from the heart, from the soul, pursuing a dream of the final emancipation of farmers from the bondage of the soil. And as a result, he felt that he had to write it in his own hand to show the importance and the centrality of the ownership and title of those who actually tilled the land. Ang tagal-tagal na po nun, masasabi natin na ito ang pinakamahabang land reform program sa buong mundo kung bakit hindi pa matapos-tapos. Nagsimula sa lolo pa ni Secretary Conrad. At narito na tayo, mga anak at apo, hindi pa natatapos, hindi pa naiibigay ang lupang hinirang na mukhang lupa pa rin hinarang. Kaya, eto tayo sa araw na ito, and I'm delighted to be with you. It's an honor and a privilege to be giving not clothes this time, not random bits of paper signifying shares in a mysterious company, but more importantly, an actual title. Titulo sa lupa, sa amin sa Ilocos nagbibiruan. Ano mas mahalaga? Ang inyong marriage certificate o yung titulo ng lupa? At ang sabi ng lahat,
titulo ng lupa. Kasi yan ang pag-aari mo, yan ang iyong pamana sa iyong anak, yan ang gagamitin sa lahat ng ating hinaharap. Importante po ito at napakahalaga. Alam po natin, 4.8 million hectares have been distributed already. Katiting na lamang ang natitira na talagang kung tutuusin sa haba ng panahon, kung sino man na may malaking lupa, kung 15 hectares na umpisa, sa haba ng panahon, nahati na yun sa anak, na divide-divide pa sa mga apo. Kaya pagbigyan na po natin. 654,047 agricultural reform beneficiary families have been given their share. Also, what only remains that is clarified is a mere 173,339 hectares na tinuturing backlog. Marami pa rin backlog, pero yan ang pwede natin umpisahan kaagad-agad. Kung tutuusin, itong ginagawa natin mga papeles ngayon ay walang iba kundi yung mga tinira. Tinira na lamang ni Presidente Rodrigo Duterte na siyang nagpatuloy ng programa ng ama ko buong puso at buong paninindigan. Yun nga lang, parating niyang sinasabi, ihuli na muna natin ang Davao. Kaya napigyan ang iba't ibang sulok ng Mindanao sa Cotabato, sa South Cotabato, pati sa Maguindanao at sa Zamboanga, nagbigay na ng ibang titulo. Sabi niya, ihuli ang Davao, nahuli na, umabot na ngayon sa atin. Pero nandito naman ang Vice Presidente natin para maibigay yung Region 11. So today, I am very, very happy indeed on my birthday. Nung nagkaroon ng COVID, pumasok tayo sa Bayanihan 1 para sa ayuda sa tao. Doon sa Bayanihan 2, kung maaalala ninyo, nakasingit kami sa suporta ni Senator Bong, sa suporta ni Senator Bato, na isingit ko yung talagang number one bill ko na condonation na maibigay ang lupa na wala ng utang, wala ng sabit. At nag-umpisa sa Bayanihan 2, pumayag si Presidente Duterte na i-waive muna lahat ng interest, lahat ng penalty sa mga utang ng land reform beneficiaries sa ating land bank. Yun yung step one. Pagkatapos nun, eto na, nag-file na po ako ng Senate Bill 112, Senate Bill 178, na i-waive na hindi lang yung interest, kundi pati yung utang. Matapos na at ibigay ng buong-buo lahat ng titulo sa magsasaka na talagang nagtrabaho dyan. Kung tutuusin, bayad na yan. Bayad na yan ng ilang dekada, ilang taon, ilang dang taon sa inyong pawis, sa inyong dugo, sa inyong hirap. Wala nang babayaran pa. Wala kayong utang sa pamahalaan, wala kayong utang sa bangko, wala kayong utang sa pamayanan dahil kayo ay Pilipino. Ang bawat Pilipino ay may karapatan sa sandakot na lupa. Ang bawat isa ay dapat taas noo kahit kanino. Kaya sabayan po ninyo sa aking birthday, ito po ang pinaka-happiest na magawa ko sa buong taon na makita ang mga magsasaka natin na nakatayo, matipuno at matapang pagkat sila na ang may-ari ng lupang hiliran. Mabuhay ang magsasakang Pilipino, mabuhay ang Davao at Region 11. Maraming salamat at inyong panang, nagpansalamat.